Samantala, bumisita po ang Lupon ng Department of Labor and Employment sa Dolores, Quezon para mamahagi naman ng tupad, camp at iba pang tulong pangkabuhayan. Narito po ang ilang highlights ng pagtitipon. Panoorin po natin. Dito sa Oh My Good News, ang mga taga Department of Labor and Employment ay nandito sa Dolores, Quezon upang mamahagi ng tulong sa marami nilang mga mamamayan na nangangailangan sa panahon ng pandemya. Full force ang mga representative ng DOLE, kaya naman lubos na natuwa ang mga naghanda ng nasabing pagtitipon. Nandito sina Director Karen Trivilla at Regional Director RD Ezekiel Ronnie A. Guzman para ibuod ang mga naganap sa awarding proper. Ngayong araw po, namahagi ang Department of Labor and Employment ng mga assistants under the TUPAD, CAMP, and Livelihood Programs of DOLE. So, a little over 7 million po ang naipamahagi natin. Actually ho, mas marami pa ho yan kung tutuusin dahil marami na rin po kami na ipamahagi dito sa Dolores, Quezon at saka sa buong Calabarzon po. So patuloy po namin itong ginagawa, lalong-lalo ngayon itong panahon po ng pandemic na ang ating mga nasa informal sector na manggagawa na nawalan trabaho ay kailangan po talaga nila na mabigyan din po ng kakulang ayuda. Una po, yung sinasabi naming livelihood, yung Dole Integrated Livelihood and Emergency Program. Binigyan po natin yung mga relatives ng mga missing crew doon po sa MV Livestock. Sa Japan po ito na sila po ay nagkaroon po ng mishap at ang mga livelihood pong minamahagi natin ay iba-iba. Ito po ay base sa interest nila like sari-sari store, printing shop, and rice retailing. Yung isa naman po ngayong i-award din namin, yung sinasabi namin TUPAD, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. Ito naman po yung short-term employment na minimum days is 10 araw at mababayaran po sila ng kaukulang minimum wage sa isang araw. Ang kanilang tatanggapin po ay yung prevailing minimum wage po dito sa Calabarzon, lalo na po dito sa Quezon. Yung TUPAD po, may mga beneficiaries po tayong actual na nag-receive ng kanilang reference code. Cash na po nilang makukuha ito sa Palawan at nagtrabaho po sila. Ang sahod po nila per day ay 400 pesos. So that's about mga 10 days silang nag-work. So makakakuha po sila ng 4,000 pesos. Yung isa naman po ibibigay namin ay meron ho kasi yung tinatawag namin COVID Adjustment Measure Program na kung saan po ang ating mga na-displaced na manggagawa sa larangan po ng edukasyon, yung education sector, ay mabibigyan din po sila ng 5,000 bawat isa. Namahagi din po ng camp para naman po doon sa mga eskwelahan na nagsara, nag-adapt ng flexible working arrangement. So marami pong mga teachers, non-teaching staff ang matutulungan ng COVID Adjustment Measures Program. Itong aming isa pa ay yung COVID Adjustment Measure Program din for the tourism sector, DOT. So yung mga na-displaced po naman na manggagawa dito po sa tourism industry ay ganoon din po, mabibigyan din ng 5,000 piso bawat isa. So this is one-time ayuda. Namahagi din po ng group project ang DOLE sa Women's Association, ang pangalan po nila ay Kalipe. More than 600 beneficiaries po ang magbe-benefit nitong rice retailing project. Ito po yung kabuuan po na ibibigay naming araw na ito na nagkakahalaga ng 7.8 million. We are hoping po na magtuloy-tuloy pa po ang assistance natin. Sana yung ating Bayanihan 3 ay mabigyan tayo ng additional fund for TUPAD and even po sa livelihood. Also and campo. Sa naturang programa, nagbigay ng mensahe sina Honorable Orlan A. Calayag, Mayor ng Dolores, Quezon, Honorable David C. Suarez, Congressman ng 2nd District ng Quezon, at syempre, si Secretary Silvestre H. Bello III ng DOLE. Ito yung mga paborito ni Presidente Duterte. Oo, pag narilama, may narinig siya na balita na inabi ang ating OFW, nagagalit sa akin.
anim na OFW, bigyan mo sila ng 20,000 ha? 20 million. Pasalamat kayo kay Presidente Duterte. Utos ni Presidente yan. Ha? Ayan, okay ha? Ayun, punta niyo mamaya si Director. Magpalista kayo para mabigyan kayo ng konting tulong. Ayan ha? Okay. Salamat din ha? Ayan po. Bilang pagsunod sa health protocols, ang tupad payout ay ginawa by batches upang hindi magsiksikan dito sa covered court para maobserbahan pa rin ang social distancing. O ayan! Marami na ang natulungan dito sa Dolores, Quezon. Maingat at ligtas pa ang naging programa nila. Kaya naman umuwing happy ang lahat! Kunyari, na-miss yung aming edition sa Sabado na alauna hanggang alas dos. Nasa Facebook yun. Nasa yan. Facebook yan. Eh, hanapin nyo yung aming Facebook page na OMJ Philippines. Ayan. Siyempre, huwag nyo kakalimutang i-share. I-like. At i-follow. Yan. Tapos, kung ano pa, basta yung may pipindutin ko yun dyan. Subscribe, lahat. Mm-hmm. Pindutin nyo. Share. Mag-share din sila. May like ka na ba tayo? Wala pa. Wala pa. Ang linggo-linggo tinatanong ko yung like ka. Meron akong like. Oo, like ka. Yung like ako, ha? Hindi nga ako isali dyan. Sumali ka doon. Hindi nga ako marunong. Alam mo naman ang lola nyo. Pwede lola dyan. Pwede yung lola. Anyways, ayan, next Saturday ulit mga ka-OMJ. Alauna hanggang alas dos. Dito lamang po sa atin. OMJ! Oh my God!